Cafe Alban na taga 10th Avenue, Caloocan, 25 years old. Ako po si Ana Maria Ramos, 64 years old, taga Santa Ana, Bulacan, Bulacan. Ako naman po si Pedro Ramos, mag-asawa po kami, 65 years old, taga Santa Ana, Bulacan, Bulacan. Ako po si Joaquin Gabriel Valenzuela, 15 years old po, mula sa Imus, Cavite. Kilala ko yung Nuestra Señora de la Asunción sa IGMP, sa isang procession doon. Actually, pang dalawang taon na nakilala ko siya. Pero nakikita ko na siya talaga sa mga Facebook views, yung mga pictures sa Facebook. At magmula noon, lagi na siya talaga nasa isip ko hanggang sa naniniwala ko na siya yung tumulong sa akin na maghanap ng trabaho. Nakilala ko po yung Mahal na Birhen sa yung nakikita ko po yung mga photos niya, yung mga ina-upload po. Tsaka yung mga kaibigan ko po. Sa akin, nakilala ko ang Birhen de la Asunción buhat na maging magkaisip ako buhat sa pagkabata. Tinuruan kami kasi ng aming magulang magdasal sa Diyos Ama. Pero dapat may tagapamamagitan at pinakilala nga sa amin ang Birhen de la Asunción. Kahit nasa kalungkutan, kasiyahan, pangailangan at pasasalamat, dapat magdasal. Yun ang sabi sa amin. Una kasi, makikita kasi yung itsura ng Asunción bilang napakasimpleng imahe ng Birhen. Hindi siya tulad ng ano ng iba pa niyang titulo na talagang grand, na talagang magrande ang itsura niya. Siya kasi simpleng gayak ng birhen sa simpleng pamamaraan. Yun. Kaya magmula nung nakita ko na siyang yun, parang siya yung tinitingnan ko bilang patrona. Isa pa nung nalapitan ko ng birhen, talagang masaya. Masayang-masaya ako kasi una siya, kumbaga tinitingnan ko lang siya dati bilang sa mga pictures, ngayon nakikita ko na siya ng personal. Kaya parang fulfilling, isang regalo na yun sa akin na masasabi ko. Una ko siyang nakita is nung IGMP, nung primera salida niya. Tapos nakita ko na lang siya na ano, nakakarosa, andun lang siya sa assembly area. Tapos parang hindi ko ina-expect na pupunta siya doon. Kasi gusto ko na din talaga siyang makita. Kaso naisip ko, Bulacan, malayo. So parang doon pa lang, siya yung parang nag-first move na makita ko siya in person. Feeling ko po kasi na siya po yung tumawag sa akin para makilala siya. Kasi hindi naman po ako ano, taga dito, hindi po ako malayo. Malayo po talaga ako sa kanya. Pero siya na po gumawa ng paraan para po makilala ko siya at mamintuho ako sa kanya. Una po kung punta ko dito is nung novena po niya. Tapos, nung pumunta po ako dito, nung novena, hindi ko po akala ko po yung birhen, nasa altar lang siya. Tapos, hindi siya nakababa, yung dinadasalan lang. Nung pagkapunta ko po dito, ang pagkakita ko po sa kanya, nakababa po siya. Tapos, pwede ko po siya lapitan. Tapos, nung nalapitan ko po siya, parang may naramdaman akong kakaiba. Parang katabi ko po talaga yung nanay ko, parang may umayakap sa akin. Since dati po nung una kong punta dito, sinabi ko na po sa kanya na once a year, kahit once a year lang, makikita ko siya. Tapos, usually sa novenario, sinabi ko po talaga sa kanya na babalik po talaga ako dito lang. Katulad ng pagtuturo sa aking magulang, nilalapit din namin, nilalapit ko rin sila o nilalapit din namin sila sa Mahal na Birhen bilang tagapamagitan sa anak niyang si Jesus na ating Panginoon at sa Diyos Ama. Ganun, yun ang yan ako para sa akin. Although, hindi ko nagagawa yun, actually, kundi sa pamamagitan din ng aking asawa dahil sa kalagayan ng aking trabaho. Pero ang ano namin yun, ilapit din sila. Pero nung buhat ng maliliit sila, ganun din, tinuturo namin yung magdasal. Siyempre, magmumula sa bahay yun, sa tahanan, pag-aaral ng pagdadasal, pamimintuho, pakikipag-usap, pakikipagdasal, sa Mahal na Birheng Maria sa pamamagitan. Siguro, parang anak sa ina, ganun. Na talagang tinuturing ko siya bilang ina ko na dito sa lupa rin, na sinasabihan ko ng mga
problema ko sa buhay, ganon. Pati yung pag kailangan ko ng tulong, yun, sa kanya rin ako lumalapit. Tinuturing ko po talaga siyang ina. More than na Rina siya. Oo, Rina ko po siya, pero mas lalo ko siyang ina. Kasi nagmamahal siya, tapos lagi siyang nandyan. Tapos ang gusto lang po niya yung ikabubuti ng mga kaluluwa ng kanyang anak. Para po makasama din niya. Sa akin naman po, hindi po pa napag-aralan din natin na si Maria, ang ina ng Diyos, siya ang tagapamagitan nga natin sa ating Ama, ating Panginoong Jesucristo. Yun, siya po ang nilalapitan kung may problema, kailangan sabihin sa mga anak, humihingi tayo ng guidance, ang patnubay niya. Sana tulungan tayo na maiano natin sa mga anak natin yung mga tamang dapat ituro, tamang dapat gabay na ibigay natin sa ating mga anak. Sa akin, personally, lalo pat wala na akong ina, inaano ko siya na siya ang ina ko. Sa bawat siya na lang ang hinihingihan ko, hinihingian. Ginadasalan. Lumaki na yung mga anak ko. Siyempre, sa buhay naman natin, hindi naman perfecto. Eh, kagaya niya, lagi rin siyang wala. Dalawa yung anak kong lalaki. Yung kuya ni Simon, dahil nga walang father figure na nakikita, may times na nagkaroon din kami ng problema sa kanya. Na nabarkada siya, halos hindi niya tinapos yung course niya, engineering sana. Pero, awa ng Diyos naman sa pamamagitan ng mahal na ina sa pagdarasalo, naibalik din siya. At ngayon, meron na rin siyang mga anak, meron na rin niya ang pamilya, ang hanap buhay din naman niya, naging katulad ng tatay niya. Naibalik din naman siya. Hindi rin siya totally nawala. Kasi feeling namin noon, nawala na siya. Nag-rebelde siya sa akin. Parang hindi niya ako sinunod. Pero sa dasal niya, sa dasal namin, nabalik yung aming anak. Yun siguro ang pinaka-ano sa buhay namin, yung hindi kami nawala ng anak. Nawala ako bilang tatay kasi sa trabaho ko, pero hindi sila nawala. Walang nawala sa amin. And naibalik namin siya. O naibalik siya sa pamamagitan ng Biring Dila Asuncio. Nung habang namimintuha ako sa kanya, yun yan, nagdasal ako ng rosaryo. Kinaumagahan na, yun na, nagkaroon ng interview. Yung interviewer ko rin pala na yun, taga dito rin sa Bulacan. Yung pumasok sa isip ko, yung birhen. Kaya tingin ko, nung panahon na nag-interview sa Trupon, nararamdaman ko na siya yung gumagabay sa akin. Kaya naniniwala ako na Asuncion yung gumabay sa akin. Nalaman ko po na nangailangan ng karo yung Asuncion kasi po yung pinost ng page. Nakita ko na parang nanghingi sila ng donations para isa ipapagawa na karosan niya. Tapos po, kasi nung time na yun, parang may pinag-iipunan ata ako. Nakalimutan ko na po kung ano yun. Tapos, mag-1K na ata yung naipon ko, yung mga 700. Tapos po, ayun, nakita ko yung post. Naisip ko, parang, mas kailangan ng birhen yung karosa. Kesa dun sa kung ano man yung pinag-iipunan ko at that time, kasi nakalimutan ko na po. Tapos po, yung pumunta, kaya sinabi ko, nagpaalam ako na pupunta ako ng Bulacan. Tapos kinuha ko na yung lahat ng pera na meron ako sa ipon ko. Tapos, binigay ko na lang sa office. Tapos sinabi ko para lang dun sa karosa. So, iniisip ko, walang problem yung distance, walang problem yung layo namin sa isa't isa. Kasi, siya nga nakagawa ng paraan, bakit ako hindi. Siguro, puro pasasalamat. Kasi,
lahat naman na dinig, lahat naman na tupad na sa akin. Kaya pinapasalamat ko na lang, kahit hindi man kami ganong kayaman, kumbaga, simpleng nakuha lang namin yung bagay na pinangarap namin. Isang pasasalamat na yun sa amin. Wala na rin ako kasing hinihiin pang iba. Ako po, nasasabi ko, lubos po ako nagpapasalamat sa mahal na inyo. Sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga blessings na pinagkakaloob niyo sa aming pamilya, sa aking mga anak. Walang sawa po akong magiging deboto niya. Nagmamahalin siya bilang ina ng Diyos, ina natin lahat, na siya ang nag-uugnay sa atin at nag-guide sa atin para tayo tulungan ng Panginoong Diyos. Galing sa puso ko, isang malaking pasasalamat na kahit hanggang ngayon, kahit ganito kami, buo pa rin sa lahat ng grasya, sa lahat ng binigay niya sa akin. Papasalamat ako. Yun, at sana, siyempre hindi naman siya magsasawa, nanay natin yan. Hindi ko sasabihin niya magsasawa siya. Hindi rin ako, hindi ko, sasabihin ko rin na hindi ako magsasawa sa pamiminto sa kanya. Dahil naniniwala ako sa pamamagitan niya, makakamit ko lahat. Para sa mga deboto po ng Mahal na Birhen, sana po ipagpatuloy natin yung pagdedebosyon natin sa kanya, pagmamahal natin sa kanya. Huwag po sana tayong maging yung seasonal. Kasi alam naman po natin na yung Mahal na Birhen, iakyat po niya lahat ng pagdadasal natin, lahat ng kahirapan natin sa buhay. Ibigay lang po natin sa kanya lahat para po ibigay niya sa Diyos, at yung Diyos babaguhin po niya lahat ng sakit natin. Gagawin po niya kaya. Sasabi ko hanggang siguro sa dulo ng buhay namin, kami magiging mananatiling deboto ng ating mahal na Yes, po siya. Dila Asuncion. Ako, kami, lalaging sa kanya. Lalaging sa kanya. Kahit ano pa yan. Dahil siya ang patro namin, siya ang pintakasi namin, o pintakasi nating lahat. Hindi kami bibitaw. Hindi kami bibitaw sa kanya.